to, simulan na natin agad ang kwentuhan. Paano kayo nagkakilala? Kasi nung mag-guest kayo dito, as parents yung pinag-usapan eh. Ngayon, yung love story. Matagal na kaming magkakilala since 90s pa. Okay. Dekada 90 pa. Common friends kami. Tapos parang di kami nagkita for a long time. And then suddenly nung nagtatrabaho na siya. What? At yan yung first date namin actually. Why? Oh, parang law student ako noon eh. Tapos kinikilig si Senator. After that, tuloy-tuloy na kami. Actually, nung una kami nagkakilala, parang acquaintance lang. And then after 5 years, may gusto mag-set up sa amin. Tapos sinabi, blind date daw kaming dalawa. Ang unang-una, ayaw niya makipag-date muna. Sama niya. Hindi totoo yun. Hindi. Talaga, sabi niya, ay, kamukha niya si olive oil. Diba? Ay, grabe. Kaya pala, na, kaya pala parang kumontra na agad, hindi totoo yun. Kasi sabihin na ni Manchi. Anyway, finally, pumayag kami pareho makipag-date. And then, nung that second time around na nagkita kami, ano na, nag, medyo parang love at second sight. Pero totoo ba na torpe itong si Senator? Pero kung ganun man, paano kanya niligawan? Correct. Siyempre, ano, ba't tatawag pa siya sa landline? Yung parang ganyan. Wala pang cellphone nun eh. And then... May pager pa kami nun. And then, dinner, you let's go to mass. Siyempre, go to mass muna. Tapos after mga 1 to 2 weeks, what did I say? Anong sabi ko? When are you gonna hold my hand? Ang tagal kasi. Bakit, Senator? Ba't ang tagal mong hawakan yung kamay niya? Nirespeto ko kasi siya. Ayun na nga. At saka, totoo ba na medyo nahirapan ka daw kunin ang loob ng Popsi ni Mamsi Tootsie? Medyo strict yung daddy niya eh. Actually, twice ko lang siya na-meet. God bless his soul. Namatay siya na maage. I think 55 namatay siya. So, we started going out 1998. 1999, namatay na yung father niya. Ikaw rin ba, Mamsi Tootsie? Nahirapan ka rin na parang medyo stricto si daddy kay Senator? Tumatakas lang siya. I don't say that. Tapos pareho kayong nag-aral sa ibang bansa. So naranasan niyo yung long distance relationship. Yes. Nahirapan ba kayo? Medyo mahirap noon dahil yun nga, wala pang, hindi pa uso yung Skype noon eh. Wala pang, I think bago pa lang yung cellphone noon. Tsaka very expensive yung long distance dati. So yun, nag-email kami. Pero meron kaming agreement na siya kasi sa Chicago siya, ako sa Boston. Pero 2 years apart. Kung hindi kami maghihiwalay ng 3 to 4 months, dapat every 3 to 4 months, makikita kami. Wow. Ay, yun ang napag-usapan natin. Super funny kasi, di ba, napakamahal. Yung meron mga phone cards, tapos isa-scratch mo using, di ba, a coin just to call each other. Tapos, 3 minutes lang. So, mga, oh, how are you? Tapos, bilang maririnig mo yung 10, 9. Okay, bye. Bye, I love you. Bye. Ganyan. Tapos, di ba? Pero, ano, mas dramatic ata ako. Kasi mas cool and calm siya eh. Mas relaxed, di ba? Pero, paano nyo na-convince ang isa't isa na ito na ang the one para sa akin? I think yung nadaanan nyo lahat ng challenges nga na nabanggit nyo, yung being long distance, tapos yung time, yung passage of time, parang na-miss mo talaga eh. And at some point, na-realize mo na talagang parang ayaw maghiwalay dito. Parang you can't live without this person. Parang ganun yun, yung realization. Ikaw, Mamsi Tootsie. Ako, I think yung that point na when my father passed away, tapos may sinabi siya na don't worry, I'll be here for you forever. Yung the fact na nabitawan niya yung words na ganyan, parang it was a sign na, okay, I'll be okay. Kumbaga, he's made a commitment to be with me. So parang ganun, doon ko na-realize that, okay, he's a keeper. Diba? Ganun. Duh. Hi mga momshies! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Para maging updated kayo sa magandang buhay. For more videos, just click the I button.